good morning, good afternoon, and good evening. So, lalabas po kami ni Sander, ang aking cameraman. Pupunta po kami ng Pure Gold kasi bibili kami ng supplies at mali-stock. So, ito po, wearing gloves kasi syempre baka may humawak na dun sa mga bibili namin na may COVID, so protection. Tapos, as usual, mask. Si Precio, sorry. So, samahan nyo kami ni Sander sa aming journey. Papunta kami sa Pure Gold para makapag shopping tayo ng ating mga kailangan. So, gloves and mask, yun lang po muna kasi yun lang yung meron kami. Say bye-bye, Precious. Tara, energies, labas na tayo. Okay, so almost halfway na po kami ni Sander papunta sa Pure Gold. Still naglalakad kami, kung mapapansin nyo, pawis na po ako kasi mainit po talaga. Tapos nahihirapan pa akong huminga dahil sa mask. Pero for safety, kailangan natin magsuot ng mask. Prevention is always better than cure. Kasi syempre, di pa sure kung may cure na ba yung sa COVID-19. So, ito po ang aming usual route papunta sa Pure Gold. Tapos, kasi nung isang beses po, pupunta kami ni Sander doon. Tapos, pinasakay kami ng barangay Tri-Mobile. So, ayun sila. So, nakasakay kami doon, natin nila kami papunta sa doong side, hindi dito sa Pure Gold. So, syempre, imagine mo yung struggle kapag PWD ka dito sa time na nagka-quarantine. So, ako, may advantage pa ako kasi nakakalabas pa ako. Not like sa ibang PWDs talaga na as in wala silang access para lumabas kasi nasa quarantine. Tapos yung mga nahihirapan talagang maglakad outside. So imagine niyo yun. Kaya yun talaga sana fairly talaga yung pagbigay nung sa SAC for PWDs, especially those na may mga maintenance and syempre yung mga seniors and pregnant. So sana po kung naririnig niyo to. Joke lang. So wait po ah, mainit na kasi talaga. Mag-vlog kami kuya eh. Pure Gold para ma-maintain yung social distancing. So there is always a queue para konti lang yung nandun sa loob. Tada! So nandito na po kami sa loob ng Pure Gold. The usual, nakasakay ako sa car kasi para mabilis po yung ikot namin ni Sander kasi ako masyado mapagod. The usual din, may lista na kami ng mga dapat namin bilhin para syempre makatipid sa budget. Tapos yun nga, mapakita ko sa inyo yung sa loob ng Pure Gold dito. Hindi siya ganun talaga ka-crowded kasi they are keeping yung social distancing para at least safe din yung mga mamimili dito kasi for safety na din sa COVID-19, yun talaga yung mahigpit nila pinapatupad dito. Yun lang talaga, meron din kasing ordinance dito sa barangay namin na dapat 1
The same like the rest, one person lang yung pwedeng lumabas. Tapos, para mamili. Kaso lang, exempted ako sa barangay nung before nag-ask kami. Pwede naman akong sumama. So, yun, good thing nakakuha si Sunday ng alcohol. Dalawa. Para na rin siyempre, wala na rin kasi kaming alcohol sa bahay. You know, for hygiene purposes, tapos iwas na rin sa COVID-19. So, later is energy. So, nandito po tayo sa beverage section. Nakikita nyo po na bawal. Bawal pong magbenta ng inumin. Naka-net po sila. Ito ang tinatawag na pinagtagpo. Sinadaan na. Dahil bawal sila ang bilhin. Okay, energy. Pipila na kami dito sa priority lane. Sa counter. Tapos ito na po ang mga pinagpo. So, di naman po siya ganun talaga kadami. Kasi siyempre, for one day or more na lang naman para at least maapoy siya na yung mabas ng bahay. Maya't maya. So, ito po. Ang sitwasyon sa pure gold baby. So, kung mapapansin doon talaga na maraming tao sa loob kasi yun nga may pila para makapasok kaya tapos may number lang ng heads na pinapapasok every now and then kapag may mga lumalabas ng numbers of 8 to 10. So syempre para ma-avoid na din yung pagkalat agad-agad ng COVID-19 tapos social distancing at its finest. So ayun siya energies, after you know, uwi na kami kasi uwi na kami. And syempre mag-work na. So, ito po pala ang struggle din ng isang PWD na nasa quarantine. Yun nga, hindi ka as in maka-access agad sa sasakyan or sa tumiyon kasi wala talaga as in maraming tricycle at wala din yung jeep na nagbibiyahe. Pero sabi pa rin kami dito kasi meron naman kailan-ilan pa rin ang magbibiyahe like tricycle. Tapos, the usual, hindi talaga yung same rate like yun na before na per biyahe or per sakay mo is like 20 pesos or 9 pesos. So, mahal kasi parang special trip nila para may atin lang kami pumunta sa apartment namin kasi marami kami dalang. So, yun yung isa din. Cons kasi magastos talaga sa panahon ngayon. Magastos yung paggalang, paglabas para mga pamili ka ng pagkain. So, yun siya, energies. Don't forget to like and leave me your comments. Tapos, if may suggestions kayo, you know, I am always reading your comments and suggestions. Thank you!